guys, magandang araw. So, nagbibigay nga pala ako ng mga konting tips tungkol sa pagpupurga ng ating mga stag. So, dito sa stag, 5 to 8 months, pwede nyo silang purgayin ng isang tableta. So, kailan ba binibigay yung tableta na yun? Maganda ibigay yun ng alas 5 ng madaling araw. Tapos, ang manok nyo ay nasa kulungan. Wala sa talian. Kasi kung mga bandang alas 5, alas 6, bumababa na yun sa damuhan, sa lupa. Kung yung manok nyo nakalagay sa, ano, sa tipi. Ngayon, kung gabi pa lang, kinulong nyo na yan. At pagsapit ng nabukasan, hindi na yan makakatuka ng kung ano-ano. Kumbaga, nakakulong na. So, sa pagbibigay ng tablet, kailangan yung manok nyo walang kinain sa hapon. Para pagbigay nyo ng pamurga, labas-labas. Labas lahat ng mga bulate. Yan. Ganon din sa inahin, yung mga 5 months to 8 months. Yung mga barako natin. You know. Itong hawak ko ay isang kanawa yun, hatch. Ano? Ito yung pinapares ko ngayon dun sa inahin na nakuha ko na black dome. Nakuha ko dun sa isa nating kaibigan na magsasabong. Ano? Sa mga sisil naman na 3 months pababa, maganda na ginagamitan nyo ng mga powder na dewormer. At yun, binibigay yun kahit may laman yun dyan ng sisiw. Hindi katulad ng mga gantong mga stag, mga barako, kailangan i-fasting natin sila ng hapon. Tapos kinabukasan ng madaling araw natin sila, ano, pupurgayin. Meron namang iba na sa umaga hindi nila pinapakain. Sa hapon naman sila nagbibigay ng pamurga. Tapos, mga isang buong gabi yun na ano, hindi, walang kinain yun, kinabukasan ng umaga na sila magpapakain ng normal. Pero sa pagpupurga, dapat nagbibigay tayo ng ano, ng electrolytes. Kasi yung pagpupurga ay isang stress. Nakaka-stress yun. At pagkatapos natin magpurga, maganda kung pinaliguan na rin natin yung manok. Para yung ibibigay nating vitamins mapupunta lahat sa katawan ng manok. Kasi yung kuto ng manok, pagka hindi nyo napatayan, pagkatapos nyo magpurga, hindi naman siya totally 100% patatanggal. Pero mas maganda kung napaliguan yung manok pagkatapos nyo magpurga. Tapos na indigan nyo na rin, binigyan nyo ng B-complex. Yun, napakaganda ng tanggap ng katawan ng manok ng mga ibibigay niyong supplement tulad ng mga B-complex saka mga, kung ano yung mga vitamins na ginagamit niyo. Ang iba naman na nagpupurga ng manok, ginagawa yun every month, isang beses sa isang buwan. Iba naman dalawang beses sa isang buwan. Pero kung sa marami yan yung manok niyo, mas maganda siguro isang beses na lang isang buwan. Kasi medyo matrabaho kung iisa-isa yun yung manok nyo, lalo na kung nasa libo yan. Medyo matrabaho. Pero kung ano, ganun talaga, kailangan mapurga lahat ng manok. Pero kung ano, pwede naman sa na isang beses na lang isang buwan. Tapos yung paligo, siguro dalawang beses sa isang buwan. Kasi yung kuto, pagka hindi napapaligyan yung manok, yun yung nagpapapayat sa manok natin. Kaya minsan, pakain tayo ng pakain, hindi siya tumataba. Itong manok na to, kakatapos ko lang ito purgayin. Ayun o, kung papansin nyo, may kulay green siya na ipot. So, normal lang yun sa manok na pinurga na magdumi siya ng kulay green. Kasi ano, yun yung pinapatay niya kasi yung mga bulate sa tiyan ng manok. So maganda yun na yung manok nyo
Kumbaga durog na yung bulate kaya kulay green na yung lumalabas. Yun lang mga kanokis, sana meron kayo natutunan at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga bago natin videos. Maraming salamat.